Ang China ang nagpangalan sa limang undersea features na matatagpuan sa Benham o Philippine Rice kahit nasa Exclusive Economic Zone o EEZ ito ng Pilipinas. Hiniling ng China sa isang subcommittee ng International Hydrographic Organization o IHO na sila ang magpangalan sa mga ito dahil sila raw ang nakadiskubre sa mga ito noong 2004. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Science and Technology, lumabas na illegal ang marine scientific research na ginawa ng China sa Philippine Rice dahil wala itong permiso ng Pilipinas. Did not go through the process. They had no permit. So that ship, in fact, as a result of that research, they filed for naming of names. There is a recognition that they had gone into our territory na wala pong permit in the past. Yes, so at the time they were doing it, we did not know it for reasons of our capacity and capabilities to monitor the area. Hindi rin kinikilala ng National Mapping and Resource Information Authority ang magpapangalan ng China sa mga ito, kaya hiniling nila sa Department of Foreign Affairs na gumawa ng paraan. As I understand the procedures of SCAPIN, I'm not also an expert, that the decisions are final. We will be discussing it, of course. Yes, the issue of the survey being without the permission or illegal as far as we're concerned, no? That can be one of the arguments that we can take to the IHO when we, if we try, we want to try to bring it up to the organization level. Nakakadismaya rin daw dahil lumabas sa pinakahuling marine scientific research ng China sa Philippine Rice itong Enero, hindi nasunod ang requirement na dapat meron silang laging kasamang siyentipikong Pilipino. Sa 6 na araw na pagsasaliksik ng China sa Philippine Rice, 3 araw lang may kasamang siyentipiko mula sa UP Marine Science Institute dahil hindi raw sila nabigyan ng sapat na panahon upang maghanda. Medyo mahaba yun kasi po sa amin na may klase kami, may ibang trabaho. Hindi kami makapag-provide ng tao. Pag hindi tayo handa, edi papospon mo sila. Sabi ng DFA, kung meron mang naging paglabag sa kondisyon, ikukonsidera nila ito bilang posibleng dahilan ng pagtanggi sa iba pang marine scientific research ng China o anumang foreign research institution sa hinaharap. Para sa unang balita, Jam Cisante reporting.